Hindi po! Kaya ko yan! Kaya ko yan, sis. Masaya na ako dun sa ginagamit ko right now. Mahirap mong sabihin. Si Mads na lang. And ng soothing gel, aloe vera, and snail. Everybody, welcome back sa ating channel. Alam kong maraming naghihintay nito and utang ko sa inyo to. Siguro pinagpaliban ko siya na ilang buwan. Opo, kasi to be honest, pag magre-review ng skincare products, hindi enough yung maliit na time para ma-share sa inyo kung ano talaga yung naging resulta sa akin. Mabait yung skin ko ngayon. I don't know if it's the weather dahil malamig ang panahon, hindi ako masyadong pinagpapawisan. I love it. I'm here for it. Okay, sobrang natutuwa ako kasi while I was browsing my phone, ay, English yun, nung mga nakaraang araw, sabi ko, ano ba nangyayari sa skin ko ngayon? Kasi nga, I'm loving my skin. Kahit na lumabas ako talaga nang hindi naka-makeup. Kagaya kanina, hindi ako naka-makeup. Meron ako i-share sa inyo today kung ano yung nakatulong nung nag-breakout ako. Yes, tao din ako, guys. Nag-breakout ako, no? Kung madalas kayong nanonood sa akin, may mga time na makikita nyo yung face ko. Kasi sa vlogs, madalas makita nyo ako. Pero sa vlogs, hindi naman talaga focus na focus yung mukha ko dun eh. Dito sa main channel, talaga mukha ko talaga entire video. So, nakikita nyo talaga kung ano kondisyon ng aking skin. And dumating ako sa point na super breakout, as you can see. At I think yung pinakamalala kong breakout is around 3 months ago. Ayan yung pinakamalala, opo. Talagang tinadtad ako sa baba. And according to my derma, ang reason daw niyan, pag nagkakaroon ka ng pimple sa baba, hormonal. Yan yung bagay na hindi mo na makokontrol. So, ito yung nakatulong sa akin, guys, during those times, dark ages, dark times of my life. Perfect ang isi-share ko ngayon sa mga currently nakaka-encounter ng mga redness, check, sensitivity, check, pangangati, irritation, isama na natin yan, check. And most especially is acne. Lalo na sa mga acne-prone skin dahil itong mga products na ito ay specifically targeted para sa sensitive and acne-prone skin. And kung marami kayong redness, yan, check yan lahat. Kung nagbe-breakout kayo currently, ito ang masasuggest ko sa inyong itry nyo, ha? Kasi ito yung nakatulong sa akin nung time na nagbe-breakout ako. So, based on experience to, guys. Alright! So, let's start! Lux Organics Cica Rescue. Ayan, yung kanilang line. Ito. Okay, ayan yung mga ginagamit ko. Ituturo ko rin sa inyo, guys, kung paano ko siya gamitin, ha? Pero hindi yan lahat sabay-sabay kung ginagamit. Yung iba dyan, hiwalay. Alam niyo naman, ang Lux Organics, if not the best, one of the best brands pagdating sa skincare para sa akin, ha? Based on my opinion, kasi talagang lahat ng nilalabas nila na skincare products, pag sinearch mo yan, guys, ha? Kaya I would like to commend ang R&D ng Lux Organics kasi talagang pinag-aaralan nila kung ano yung ilalabas nila sa market. Dinidinig nila tayo kung ano yung kailangan natin, kung ano yung hinahanap natin sa skincare. Simple, practical, alam niyo naman, mura ang Lux Organics. So, before dumating sa buhay ko si Lux Organics, alam niyo yung point na baliw ko sa Korean skincare na alam naman natin lahat na mahal. So, parang mula nang dumating yung Lux Organics, parang, ha, thank you, Lux Organics. Uy, google nyo yung bawat ingredient at kung para saan siya at kung saan targeted yung specific product, specific ingredient, maluloka kayo. Kasi talagang, alam nyo yung pinag-isipan, ah, yun pala yun. Ah, kaya pala ganito effect sa akin. Alam nyo nga, after ko nalang gamitin, saka ko nalang yan nare-realize. So, isa-isahin natin yung ingredients, ano bang kasama dito sa Lux Organics Cica. Unang-una is yung Cica Water. Hindi ako magmamagaling dito sa video na to, no? Manghihingi tayo ng tulong kay Google. Akala nyo ba alam ko lahat? Hindi po! Cica! It's a small plant that grows only up to 6 inches in height, mainly found in shady and damp areas in many different parts of the world, including India, Sri Lanka, China, South Africa, Mexico, and others. It is known as the miracle elixirs of life. Nagsalamin talaga ako para feeling smart. High antioxidant level ang Cica. Remember that, guys, ha? And also, meron siyang anti-inflammatory properties. Kaya nga, perfect siya sa mga merong redness and sensitive skin. Antimicrobial. So, okay siya, especially kung ilalagay mo siya sa cleanser, sa toner, and also, anti-aging. So, tandaan niyo. Basta pag sinabing antioxidant, parang katabi na niyan, anti-aging eh. Next ingredient is madecassoside. Kaya ko yan. Kaya ko yan, sis. Madecassoside.
Madecaso side. Madecaso side. Yung Madecaso side, guys, parang derivative siya ng Centella Asiatica. It is an active ingredient that has anti-redness and anti-scaling effect. It gives a smooth feeling to the skin. It also reduces the itching sensation to the skin. So, ayun din, anti-irritation. So, kung medyo irritated ang skin nyo, nagbe-breakout kayo, kaya nga siya perfect. Sika plus Madecaso side. So, talagang perfect tong mga to para sa mga nagbe-breakout and sensitive ang skin. Simulan natin sa washing, guys, ha? Kasi napaka-importante ng paghihilamos. Kahit na gaano kaganda yung foundation na ilalagay nyo sa face, kung hindi prepped or hindi well taken care of ang inyong skin, sayang yung pambili nyo ng foundation. And since lagi lang naman tayo nasa bahay lately, take this opportunity na para mag-glow up. Kasi hindi mo naman kailangan mag-makeup na mag-makeup kasi nandito lang tayo sa bahay. So, parang silver lining sa nangyayari sa atin ngayon. Meron tayong extra time to take care of ourselves, our skin better. Double cleansing. Kung familiar sa inyo yung double cleansing, skip nyo na lang to. Malamang alam nyo na. Pero, ang double cleansing, guys, is yung gagamit ka muna ng cleansing balm. Ito yung pantanggal ng makeup. Yes. And hawak ko ngayon yung aking paborito. As in, hoard levels ako pagdating ko sa, pag pumupunta ko ng Watson's, hoard levels. Lux Organics Lemon Melt Away Cleansing Balm. Meron din silang rose, pero personal favorite is lemon. It melts waterproof makeup. Nakalagay dito. Pero kahit na hindi ka naka-makeup, it's important na gagamit ka ng mag-double cleanse ka. Imagine nyo sa glass of water, may oil. Yung water, hindi siya humahalo sa oil. Or vice versa, yung oil, hindi siya humahalo sa water. So, pansinin nyo, kapag hinalo nyo, di ba yung oil, parang dumidikit din siya dun sa oil. So, parang sinusundan niya. So, nagka-clump-clump sila together. So, ganun yung isipin nyo pag naghihilamos kayo, pag nagda-double cleanse kayo. First step is ito, yung cleansing balm. So, ilalagay nyo yung cleansing balm. Kahit hindi kinaka-makeup, ha? Ilalagay nyo sa face nyo, massage. Kahit na konti lang nito, guys. Kasi a little goes a long way naman dito. I-apply nyo na sa face nyo, imamassage yung ganyan. Isipin nyo yung oil from your face, kasama yung dirt, or kung anumang debris nandyan magaling sa makeup or kung nagme-makeup kayo, kasama siya ngayon doon sa balm. Kasi oil siya. So, yung oil mo sa face sasama doon. So, once you wash it, pwede mo siyang punasan with wet tissue or mas okay sa akin kasi yung banlaw talaga, mas nafe-feel ko na nakaklense talaga yung aking skin. And then, use your favorite facial wash. So, yun. Okay? Bago ako mag-move on doon sa mga sasabihin ko next, kasi alam ko may mga overly sensitive skin girls or boys out there na before kayo mag-try ng anything on your face, especially sa skincare, huwag nyo kagad ilagay sa buong face. May tip ako dyan, mag-patch test kayo, please. Mag-patch test kayo. Para sa face, yung mga nilalagay nyo sa face, ilagay nyo sa likod ng tenga. Kung saan hindi mahikita. Test nyo muna dito, ha. At least 15 minutes kung talaga nagmamadali ka. Pero mas recommended, 24 hours. Tapos saka mo i-check. Kapag wala namang reaction, wala kang nakitang pagbabago dyan sa likod ng tenga mo, you're good to go, okay. Much better kung magta-try kayo is yung paisa-isa. Huwag yung bigla-bigla na sabay-sabay, okay? Pagkatapos mo mag-cleansing balm, mag-wash ka na with your facial wash, with your favorite facial wash, eto naman yung next step ko. Lux Organics! Since nag-wash na ako, gawin ko na rin, no, para habang nagsasalita ako dito, is ina-apply ko na rin siya. Sika Rescue Calming Toner. So, ayan siya. Wala siyang synthetic fragrance. Wala siyang colorant. Wala siyang mineral oil. So, makikita nyo dito. Mabasa nyo dito. It tones, balances, and removes impurities and makeup residue. Meron siyang Centella Asiatica Leaf Water, 35%. Madecaso side. Actually, nakalagay na dito kung ano yung pinaka-purpose niya talaga eh. Kung irritated ang skin mo, it also balances skin pH. It controls sebum production. So, yun yung mantika sa face. Para hindi masyadong mag-oil up yung face mo, in short. Okay, so mag-apply na tayo ng ating skincare products. Alam kong clean na yung aking face, nag-double cleanse na tayo. And I'm sure na lahat ng ilalagay ko sa aking face is mas maganda na yung absorption kasi wala nang dirt, malinis na yung face. Wala nang impurities. Alam niyo, napansin ko dito dahil nga water-based siya, malamig siya sa skin. Wala siyang iniiwan na residue. Actually, tinatanggal pa nga niya yung mga excess
na residue from your makeup. And mafe-feel nyo yan, guys, once na i-apply nyo, alam nyo yung may lamig na feeling. Walang hapde, ah. And usually, yun yung, awan ko, ako dati, parang pag sinabing toner, ay, ayoko, hamahapde. Alam nyo, nagbago lang yan nung nakatry ako ng mga Korean skincare products. Sabi ko, ay, hindi naman pala kailangan maging mahapde ang toner. Bakit yung mga dating ginagamit ko na toner, ayoko na lang mag-mention. Pero alam niyo yung parang may hapding feeling. Ito wala. Actually, malamig. And mafe-feel mo na parang may soothing effect. You know, parang lalo na kung may redness ka sa skin, alam mo yung may soothing talaga siya. Mafe-feel niya talaga may soothing effect. And dati akala ko, ganun, kayod kung kayod. Kasi para makita mo yung dumi, hindi pala ganun, hindi siya pandinis. More like, ganyan ang ginagawa pala dapat. And huwag niyo kalimutan, guys, ha, yung leeg. Para pantay yung kulay. Mafe-feel ko yung lamig, walang hapde, rather lamig yung nafe-feel ko. Next one is Cica Rescue Comedy Serum. May natira pa ba? Meron. Simot-simot na nga lang ginagawa ko dito, guys. Halos wala na yung laman. Tandaan nyo, if you have sensitive skin, combination ng dalawa, guys, Cica and Madecassoside, yun ang perfect. Kasi sila talaga yung nagsusood. Lalo na kung may irritation sa skin mo, may redness, sila yung perfect combination. Meron din akong tip, guys. Kasi pwede kayong mag-layer ng serums. So, for example, si Cica muna yung i-apply nyo. Kasi you need something for your redness. Maglalagay ako ng Cica. Drop. Kahit hindi ganito yung gawa nyo, guys, kahit na sa palad yung ilagay, okay lang, ha? Gusto ko lang ganyan kasi para maganda tingnan sa video. Pero normally, sa palad ko lang siya nilalagay. Tapos ako siya ipat-pat lightly onto my skin, like so. Pero guys, ha, hindi pa naman perfect yung skin ko. Pero alam mo yun, nandun ako sa point na parang, uy, wala nang tumutubong chismis dito, lalo na sa baba. Diba? Masaya na ako dun sa ginagamit ko right now. Okay, next layer. Ayun nga, nandun na tayo sa layering. Since ang problema ko is maliban sa redness, and yun nga, nag-breakout ako, wrinkles. And dahil alam niyo na medyo nagkakaedad na tayo, pwede siyang i-layer. Pwede tayo mag-layering sa serum. Next, I will use yung Age Reverse na serum from Lux Organics. This one is yung yellow. O, para sa akin talaga kasi yellow. Yes po. So, layer mo lang. Ito na yung second layer mo. And then, pat lightly sa skin. Yan. Para mag-plump yung skin. Okay? Okay, may isa akong hindi isasama na i-apply ngayon kasi ginagamit ko siya every morning. Pagkaya kanina, nung lumabas ako ng bahay na hindi naka-makeup, ito lang. Color adapting siya. So, kahit na hindi ka mag-makeup, tingnan nyo ha. Look. Kahit hindi ka mag-makeup, magbablend siya to your skin tone, you know? Actually, meron pa nga siyang brightening effect eh. Para siyang nagiging BB cream, alam niyo yun? Tignan nyo, hindi siya white, diba? Ayun o. Nagiging skin tone din siya. So, ito yung cream na nilalagay ko in the morning pagkakunwari. Dito lang naman ako sa bahay or pupunta lang ako somewhere na mabilisan. Ayan. Meron siyang SPF 30, so covered ka na, SPF 30. Pero alam ko sasabihin nyo, ba't gagamit ka pa niyan? Eh, pwede ka naman gumamit na lang ng BB cream. Mag-apply ka na lang ng BB cream. Ang hinahabol ko dito na effect is, alam niyo yung kahit na sa araw, alam niyo yung kahit na morning routine is alam mong nakakatulong pa rin siya sa skin mo kasi nga dahil doon sa main ingredients niya. Dahil meron siyang Cica water and then meron siyang Madecassoside. Ay, hirap mong sabihin. Si Mads na lang. Okay. Yun yung iniisip ko. Kaya hindi BB cream kasi yun ang kailangan ko, yun ang kailangan ng skin ko. Anti-redness and anti-irritation. Lalo na kapag pinagpapawisan ako, nai-irritate yung skin ko, doon lumalabas yung mga bumps sa aking face. Kaya, kailangan ko something na magsusoothe nung irritation. Nakaka-moisturize siya ng skin pero remember, wala siyang heavy feeling, ha? So, kahit na gamitin mo siya underneath makeup, pwede, guys. Pwede. Pwede. Parang napunta tayo sa morning routine bigla, no? So, kung kailangan nyo lumabas, kailangan nyo ng extra coverage, I would suggest yung Ultimate Defense. Ito, guys, ha? Para sa mga merong sensitive skin, may redness. Syempre, hindi naman natin pwede sabihin, oh, sensitive skin ka na, ah, huwag ka mag-makeup. Pwede naman, okay? So, don't be too harsh on yourself. Tinted sunscreen. Ayan, in warm. Tapos meron na rin silang tan. Yun yung darkest nila. Kung hindi nyo bet na magsuot ng ganyan, I would recommend sunscreen. Ito may SPF 50+. Okay na okay para sa merong oily skin kasi parang siyang water-based. Parang wala lang. Alam niyo pag in-apply niyo sa skin niyo, wala lang. Hindi siya mabigat, hindi siya malagkit. And then last one, alam kong maraming nagtatanong sa akin. So, isasama ko na rin dito. Anong difference ng Cica Soothing Gel and ng Soothing Gel Aloe Vera and Snail? Ito, guys, ha. Based lang to sa aking experience. Mas preferred kong gamitin sa gabi si Soothing Gel.
okay? Kasi malamig siya. Kahit hindi mo lagay sa ref, nasusoothe niya yung irritation. Ngayon, i-apply ko siya kasi nighttime naman na, kaya nga nighttime routine. So, ilalagay ko siya sa aking face. Like so. Malamig siya, mapifeel mo talaga, guys, kaagad. Yung amoy niya, marirelax ka din. Pwede mo nga siyang gawing mask eh, kung kailangan. Kung gusto niyong mas supple yung skin niyo, kinabukasan, pagising niyo. Parang gagawin mo siyang jelly mask. Parang ganun. Damihan niyo, why not? Tapos mapifeel mo yung lamig. Tapos hayaan mo lang siya ma-absorb ng skin mo. Kahit tumapat ka sa aircon or what, or kahit sa electric fan. Para ma-feel mo yung effect na talaga, yung cooling effect. So yun yung difference niya. Ito may cooling effect. So perfect siya sa akin pag gabi. Especially after mag-makeup. Of course, after kung sundan yung mga steps kanina. Tapos alam niyo, before matulog, para mag-rejuvenate yung skin. Parang ganun yung effect niya. So yun yung effect sa akin ni Soothing Gel. Sika. Si Soothing Gel Aloe Vera and Snail, mas gusto ko siyang ginagamit before makeup kasi yung effect niya, ito kasi water-based, hindi siya pag nag-set. Ito kasi pag nag-set to, talagang alam niyo yung may something. Hindi lagkit eh, kasi kalaunan mag-aano rin siya eh. Ma-absorb din siya na skin na halos hindi mo ma-feel. Pero alam mo yung parang may film siya, pag nilagay mo yung foundation, ang smooth, tingnan. So yun yung effect niya sa akin, especially I have textured skin. Isa sa mga problema ko yun sa foundation, lalo na pag matte foundation yung ginagamit ko, na compatible sa oily skin. Ang hirap talaga yan, no? Pero kailangan mahanap mo yung tamang combination eh. Dahil nga meron siyang parang film, yung effect niya is parang, pag nilagay ko yung foundation, parang ang flawless, walang texture, parang ganun yung dating. Kaya mas gusto ko siya before ako mag-makeup. So, ito na yung ginagamit ko as moisturizer, as primer. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan, guys, no? Hindi ko rin pala pinakita kanina. Maglagay sa leeg, ha? Kahit yung serum, naglagay din ako sa leeg. Nakalimutan ko lang pakita kanina. Okay. Okay! So, ayun lang, guys. Yung aking masashare for now, kung paano naghilom yung aking breakouts. Makikita niyo yun, guys, kung babalikan niyo yung mga videos dito sa main channel. Makikita niyo yung transition. Yung itsura ko months before, kung itsura ng skin ko right now. Kaya nga sabi ko, kahit na maghintay kayo, this will be worth it. Kahit na matagal inabot yung aking review, kasi gusto ko talaga siya i-test out ng bonggang-bonga, ng todo-todo, bago ko i-share sa inyo. So, and minsan lang ako mag-share talaga ng, alam niyo yun, na talaga nagre-rave ako dun sa product. Minu-wish ko lagi yun, guys, na sana ganun din sa inyo. Pero, tandaan nyo lagi, guys, ha, iba-iba tayo ng skin. Iba-iba tayo ng reaction. Iba-iba ang chemical composition ng ating katawan. So, iba-iba ating DNA. Hindi tayo pare-pareho, okay? So, may mga products na pwedeng mag-work sa akin, hindi sa inyo. Sa inyo mag-work, sa akin hindi. Trial and error. So, ayun lang, guys. Sana marami kayo natutunan for today's video. Kahit matagal nyo nung napanood, pwede nyong balikan and leave a comment down below para malaman ko kung nakatulong naman yung mga shinare ko na tips. It feels really good kapag may mga nababasa akong comments na talagang nakakatulong yung mga nare-recommend ko. Sobrang nakakataba ng puso. At least meron na akong na-share sa inyo and may babalikan ako after ilang years, ganyan. Parang basahin ko yung comments nyo na parang, oh, talaga. Wala lang. Okay, so yun lang. Yun lang, guys. Wala akong masabi. Good night! Thank you! Yes, good night kasi nighttime routine ngayon. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to. At kung oo, don't forget the thumbs up. Pwede nyo rin i-share sa mga kapitbahay nyo, katsikahan nyo dyan, mga chikador sa labas na naghahanap ng magandang skincare. Mas maganda yung ganun na lang yung pag-chismisan nyo, no? Yung mga bagong skincare products ngayon at mga natutunan nyo kay Ann Klutz. Pero ayan, kidding aside, ayan, sana ma-share nyo sa inyong mga kaibigan, kahit mga kaaway, para gumanda ka naman, girl. Hindi, joke lang. Yan lang, thank you so much. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe and I will see you again on my next one. Bye!